At isa sa pinagtanggol, pinagtatanggol ang kumpanya mula noon hanggang ngayon. Sa kanya ako natuto magbilog-bilog. Sa kanya ako natuto mag-training, mag-mentor. Sa kanya din ako, ewan ko ba, natutong kumain ng marami. Sa kanya ako nakakita na kung paano magmahal sa isang team. Palakpakan po natin ang batay. Okay lang ba? Dapat lakad, dapat malakas. Gibain natin yung floor. Okay, 1 milyon. Dalawang milyon. Ang hina. Ulit, mga gutom na kayo. Okay, palakpakan po natin our training director, no other than Coach Hans Itoka! Good morning! Good morning! Teka ha, sisiguraduhin ko lang na hindi ako lulusot. Tuwing may platform po akong pupuntahan, yun po ang pinakauna kong ginagawa. Ang siguraduhin hindi po ako lulusot. But wala yung before and after ko. Alam niyo po yung before, ayan po yung picture ko nung nasa Andox ako. Heart rub. Tirador ng lechon. Meron yan, mas payat ako eh. Andyan pa ba? Andyan pa? Yung mas payat? Wala na. Yan naman po yung kung ano nag-BPO na ako. Call center agent na po ako niyan. So sa hindi po nakakaalam, sa background ko po, 24 years employee, 9 years po service group po ako ng Andox. So nung nag-start po ako kay Andox, payat ako. 9 years po ako doon na kumain ng talsik. Yung 9 years na yan, pag pinagsama-sama mo ostrich, eto na siya. So, ayan. So, konting history, employee for 24 years. Then, yung last employment ko po, I was a call center agent po. Ayan. May mga call center agent po dito. Ayan. Yung mga bayaning puyat. So, teka, parang napapagkaisahan ako rito ah. Ba't puro dilawang nandito? Pero alam nyo ba, kaya ako lumaki because of Team Spartans. Ayan, so let me share my story. Na nandito kami para magkwento lang naman kung paano kami nagsimula eh. But before that, okay lang ba palakpakan nyo muna yung mga sarili nyo po? No, isang karangalan po na ma-invite sa ganitong pagkakataon. Na kanina pa po ako nandyan palakad-lakad, ako po ay sobrang na-amaze. Actually, ka-message ko po si Chairman. Sabi ko kay Chairman, akala ko ba malamig yung building natin? Akala ko ba malaki ang office natin? So, pinorward ko po yung lahat ng pictures po ninyo. Sabi ni Chairman, patay, ang liit na naman ang office ko. Ano pa ba ang gagawin ko para lumaki yan? Eh, sinusundan na naman ninyo. Ayun, so yun, so to cut the story short, ay naimbita rin po ako dito as an employee, empleyado po ako. No, sa mga empleyado, taas ang kamay! Resign na! Walang pagyaman dyan. So empleyado po ako ng 24 years and I love what I'm doing. No, hindi po masama maging empleyado. Don't get me wrong, dyan ko po binuhay ang pamilya ko, dyan po ako tumaba. Tumaba sa puya, tumaba sa pressure, tumaba sa stress. Kaya lang, alam naman natin, talagang kulang eh. Kahit anong unat natin eh, kung hindi kulang kapos. Tama o tama? No? So, ang nangyayari lang, kung hindi kulang kapos, ang ginagawa natin, ang resort natin ay ang pag nagipit, anong ginagawa? Utang. Pag may okasyon, anong ginagawa? Pag may nagkasakit, anong ginagawa? Ba't pare-parehas kayo ng idea? Tinuro ba yan sa school? Hindi, di ba? Pero, dahil nagigipit tayo, ayan, nagiging resort natin ang utang. Tama, ganun din po ako. Dumating po kami sa point na talagang ganyan. Naranasan ko rin po maging baon sa utang. Naranasan ko rin po yung nararanasan ninyo ngayon. Hindi ilang halata. Kayo kasi, kahit kain kayo ng kain, payat kayo. Ako, kahit di kumain, eto na. So, sa aming lima, Coach Gab, Coach Lester, Coach Jomar,
Coach Dondon, Coach Ricky Peliones, sila po may before and after na picture nung payat sila, tapos tumaba. Ako hindi. Parang after and after eh. No? So ako po ang patunay, ladies and gentlemen, na hindi po nakakataba ang Optijuice. Ha? So wag niyo po akong husgahan. Baka yung mga first, sino yung mga first timers dito, yung mga bago pa lang? Hindi po nakakataba ang Optijuice. Ha? At ang OptiFit ay napaka-effective. Mm. Gusto niyo ng patunay? Pag hindi kayo nag-OptiFit, magiging ganito kayo. Ha? Akala niyo hindi ako nakakabenta ng OptiFit. Ang lakas ko po sa OptiFit, gamit na gamit yung katawan ko. Panakot sa kanila. O, pag hindi sila nag-OptiFit, sige, mamili ka, maging ganito ka. Ayan. So, pinapakalma ko lang kayo, no? Kumusta po? Marami po bang natutunan sa mga naunang speakers? Yes! Grabe po ba? Yes! Alam nyo guys, hindi po madali yung pag-organize ng ganito. Kasi unang-una, napaka-busy na po namin, bihirang-bihira na po kami nagkikita. Coach Gab, Coach Lester, lagi yan sa Mindanao. Ako po, kung saan-saan rin lang, nakikita na lang po kami sa dalawang pagkakataon. Una, pag pinatawag kami ni Chairman. Pangalawa, pag ito, talaga nagkasundo kami na magkaroon ng ganito. At ito po, ginagawa namin hindi for our own sake. Ginagawa po namin ito para sa inyong lahat. Siguro magtataka kayo para saan po ba yung sizzle. This is a sizzle session. Sino po yung... Alam nyo kasi yung word na sizzle, very memorable sa akin yan. Nakakain na po ba kayo sa sizzling plate? Yung umuusok-usok. No? Sino dito yung napaso na? Yung totoo, umamin. Yung first time niya, eng-eng pa siya. Kung isa ka sa mga taong napaso na, huwag ka mag-alala, ako rin. No, kasi bakit? Sa kaignorantihan, galing probinsya, pagsalang ng sizzling plate, inangat. Nung inangat doon sa plato, ay yung bakal. Siyempre, hindi mo pwedeng bitawan, kakala, tiniis. Nilapag. Yung kamay kulay pula. Saka ako nag-research sa dictionary kung anong ibig sabihin ng sizzle. Blazing hot. Kaya pala ako napaso. So guys, etong sizzle na ito, gagawin po natin ito ng madalas. Isa po ito sa mga activities sa network marketing. Ang purpose po nito is silaban. Yung mga natutulog ninyong damdamin. Yung mga nangihina ninyong puso. Yung mga taong gusto nang mag-quit. Sino yung gusto na mag-quit? Taas ang kamay! Plastic niyo. Sabi ni Apply, training tayo. Apply, pa-incash naman. Sige, in-incash ni Apply. Apply, pa-deliver naman ng cheque. Dineliver na late upline, late ka. Galit pa. Upline pa deliver ng product. Ang dami pinapagawa kay upline. Sabi lang ni upline, isa lang. Attend tayo na training upline kasi. Tama? Ang daming dahilan. Napapagod na ako. Tapos minsan ganito pa sasabihin. Parang nahirapan na ako. Parang gusto ko nang mag-quit. Tinawagan si Downline. Downline, nasan ka? Apply na sa bahay. Wala kang activity? Wala po. Downline, nahihirapan ka rin ba katulad ko? Kung gusto mong maglaslas, maglaslas ka mag-isa. Dinadamay mo pa yung downline mo, may pangarap yan. Sabi ni Downline, hayop to si Apply, pinag seven heads ako, tapos gusto niya na mag-quit? Hindi po. Actually, ang tagal sumapi, nagpapasapi pa ako. Excuse me. Anyway guys, I'd like to share kung how we actually started with One Opti. Ito, kaya namin ginagawa to. Siguro kanina pa kayo nakarinig ng mga sharing ng mga uplines. Kasi gusto namin makarelate kayo. I want you to be honest with yourself. Sino rito? Yung totoo ha, magpakatotoo ka. Kasi nakikinig si Lord. Nakikita niya yung puso mo. Kahit hindi ka pa magsalita, pero nakikita ni Lord yung mga intentions mo. Agree ba kayo doon? Yes! Sino rito yung hirap na sa buhay? Taas ang kamay.
Yung iba hindi nagtataas, ha? Okay lang. Naintindihan ko, kung hindi ka nagtataas, okay lang. Okay lang. Si Lord nakangiti sa mga oras na ito. Aha. Nag-i-enjoy ka pa pala sa kahirapan. Isang taon ka pa. Yung iba, ang problema, kaya hindi makamove on. Kaya hindi nagiging successful, unang-una, ayaw nilang amining hirap na sila sa buhay. Tama o tama? Nasa comfort zone. Sige, magtatanong ako. Sino yung bago pa lang dito? Ma'am, bago lang po kayo. Member na po. Hindi pa. Member na po. Kasi kung di pa, napapalibutan namin kayo. Pakilak ng pinto. Joke lang. Mami, okay na ba tawag itang mami? Magkamukha naman tayo. Mami, kumusta ang Pasko mo noong 2021? Hindi maganda. Very good. How about you, mami? Kumusta Pasko mo? Last year. Hindi rin maganda. Hindi maganda. Okay lang. Ayaw mo talaga. How about you, ma'am? Medyo okay. Palakpakan naman natin siya, ma'am. Medyo okay. Si tatay, kumusta Pasko? May kalungkutan. May kalungkutan. Sige. Nalulungkot po kayo, tay. Kwento ka lang, ha. May bukas ko. Gusto ko lang pakalmahin kayo, eh. Bakit ko po sila tinatanong? Bakit ko po kayo tinatanong? Number one, marami sa atin sukang-sukan na sa kahirapan, pero pag tinatanong kung musta ang Pasko, ang sagot, okay lang. Okay lang. Nakakaraos naman. Masaya naman. Kailan mo sasabihin hindi ka masaya? Katulad ng sagot ni ma'am kanina. Kasi po, nakikita ng Diyos yan. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Lungkot na lungkot ka na, may sakit ka na, pero hindi mo inaamin sa sarili mo may sakit ka. Hindi mo inaamin na kailangan mo ng tulong. Tama o tama? E paano ka tutulungan? So be honest with yourself. So tatanong uli ako, sino rito yung sukang-suka na sa kahirapan, taas ang kamay? Bakit ngayon? May ganyan-ganyan pa kayo kung hindi ko pa ginamit si Lord? Kasi guys, you have to admit that you need God's help. Ako po, nagsimula ako sa ganon. So, 24 years of employment, 14 years call center agent. Araw-araw po, pumapasok po ako, pero laging sinasabi ko sa sarili ko, Lord, ayoko na talaga. Pag-iising ko palang, nagmumura na ako. Shit, alas 5 na. Kasi bakit kailangan ko na naman magtrabaho? Tama? Ayaw ko na, pero wala akong magawa. Sino yung ganyan? Yung kinakaladkad mo na lang yung paa mo, kailangan mo pumasok kasi hinahabol ka pa rin ng mga Judith, ng mga bayarin. So wala kang karapatan umayaw. Tama? Ganun po ako. So how I started, paano ko po natagpuan ito si Opti? I seek his guidance. Guys, if you want to be blessed, by the way, regardless of religion, ano, hindi, wala namang bearing ang religion, eh. Pero be honest with yourself. Be honest with yourself. Kung hirap ka na sa buhay, humingi ka ng tulong sa taas. Huwag kang humingi ng tulong sa pamilya mo. Hindi ka pautangin yan. Tama? Humingi ka muna ng tulong sa taas. So good news, sinagot ni Lord. Pare-parehas po sa atin ang sagot, one of the. Hindi madali. My journey, yung journey ko po kay One Opti, hindi po katulad ng journey ng uplines, ng ibang uplines na nag-share dito, na nagsimula sila, resultado na agad. So, when I started with One Opti, part-time po ako, kasi call center agent ako, but the reality is, I don't trust the product that time. Kasi nung pinaliwanagan po ako, nung nakaupo po ako dyan, nung unang-unang OBP, ang daming sinabi about the ingredients, 15 ingredients, ang natandaan ko lang, maka. Maka. Kaya makakabisado ko yan. Alam niyo bang ako ang kauna-unang testimonial ng maka? Hindi ko na ikukwento, naka-live tayo. Sabi ng asawa ko,
Andiyan po yung wife ko. Ayan po yung wife ko po. Ayan. Yan, ang pinakamamahal kong asawa na napaka-negative nung una. But that's very normal. Sino rito negative ang asawa, taas ang kamay? Iwanan mo na. Joke. Naalala ko pa po nung nagsimula ako. Kasi hindi ko sinasabi na sumali ako sa networking. Hindi ko sinabi na nag-opti ako, patago. Kaya lang nakikita niya, madalas ako may kachat. Siyempre, ganun tayo nung sumali kay Opti. Di ba ang tahimik ng buhay mo? Biglang nung sumali kay Opti, yung mga kabag-anak mong hindi mo alam kung buhay o patay, kinukumusta. Tama o tama? O, hindi pa nagre-reply, ang sagot mo na, alam mo na si Opti? Pareplyin mo naman. So, ayan. So, that's how I started. Una, kontra yung asawa ko. Hindi naman siya kontra dahil ayaw niya. Kontra siya kasi natatakot siya, baka mabiktima naman ako. Baka masali na naman ako sa kung ano-anong kumpanya, mamuhunan ako, wala na naman mangyari. So that's very normal. Alam niyo po ba kung bakit nag-aalala mga asawa ninyo? Gusto niyo malaman? Yes. Una, nagbago ang routine mo. Dati, nanonood ka lang kay Cardo. Normal ang buhay mo. Ngayon, lumalabas-labas ka na. Tama? Tapos may kasama ka na lalaki, yung upline mo, kung upline mo guwapo pa, syempre may konti pagsiselos yung mister. Tama? Oo. So ito na. Ito pang malala. Sobra kang hype na hype. Pag umuwi ka ng bahay, ito sinasabi mo, power! Sabi ng asawa mo, okay ka lang. Grabe! In short, mula nag-opti ka, na-aning ka. So yung asawa mo, lalong natakot. Sabi niya, ano bang klaseng juice yan? Sabi, todo na to. Ang malupit niyan, hindi ka pa makatulog sa gabi. Yung mister mo, yung misis mo, humihilik, ikaw, tumitingin ka sa kisame, nakikita mo bilog-bilog. Tingin ka sa lakwa, bilog-bilog. Bilog-bilog. Wala ka nang nakikita, kundi bilog-bilog. Tama. Lumabas ka ng bahay, alas 4 ng madaling araw. May nakita kang white lady, tingin mo 7:50. White lady na nga, 7:50 pa tingin mo. Pinapasaya ko lang kayo. Kasi kanina parang galit yung mga speaker dito eh. Palakpak naman. Ang di pa palakpak, di ayaman. Ang tanong, nag-subscribe na ba kayo sa channel ko? Ay, may sumpa. Ang di mag-subscribe, di yayaman. Bakit? Kasi nasa channel na po natin lahat ng training, hindi ka ba magsasubscribe libre? Tama, libre na gwapo pa. Yung speaker, hindi ako. Pero, okay lang po kayo. Pinapakalma ko lang kayo. Sabi nila, Coach Gab, 30 minutes ka lang, Coach Hansa. Kasi sanay po ako, pag ako nag-talk ng alauna ng tanghali, inaabot po kami ng alauna ng madaling araw. Sino naka-experience yan sa training ko? Taas ang kamay. Mostly mga pillars. Mostly naka-attend ng mga training kong ganyan. 10 hours, 11 hours. Ayan, sina Marie Chris. Ito, yung mga mayayaman na to. Uy, si Anthony ba to? Wow. Ang gwapo-gwapo naman ni Coach Anthony. At tagal ko na po hindi nakikita ng mga yan. Nung huli ko nakita, gusgusin pa ngayon, mayaman ah. Dati wala pang tiyan yan. Ngayon, tingnan mo naman, malaki pa sa tiyan ko. Si Coach Jomar din. Pero I'm really blessed. Kasi bakit guys? Ito po ang katuparan ng unang pangarap ko. Kay Juan Opti. Hindi ko po pinangarap. Sige, tuloy niyo muna. Ang unang pangarap ko, nung ako'y tumayo dito at nagtitrain, well, I was just lucky. Kasi nung nag-join po ako kay Juan Opti, meron po akong mga nasalihan before. So meron akong alam na konti. So I was just lucky na nung time na nagsimula si Opti, nakapagturo po ako. Ngayon po ang gagaling na ninyong lahat, palakpakan niyo po sarili ninyo. Ang unang pangarap ko kay Juan Opti, ito alam ng mga leaders to. Sana someday magkaroon ng 1,000 leaders si Juan Opti na kayang tumayo sa harap, kayang mag-train na. We have more than 100,000. Dati si Marie Chris, nandiyan na, nakaupo lang. Oh. Nakanganga. Si Coach Lester, ayan, sina Tony, lahat sila. Guys,
wala pong yumaman dito na hindi natalsikan ng laway ko. Pag ako ang speaker doon, nire-reserve nila yan. Nagtataka kung daming reserve, reserve, reserve. Tapos tinanong ko, ba't nagre-reserve kayo? Pwede namang hawol na lang. Sir, kasi yung mga natatalsikan ng laway mo, yung mayaman. Minsan yung, yung hindi na umaabot, paalis na lang ako, Sir Hans. Pwedeng palaway eh. ano ba to? Sizzle ba to? Comedy bar? Hindi, happy lang ako. I'm just happy, guys, no? So, how we started? I started as part-time. I started na wala akong tiwala sa product. I started na wala pa akong tiwala sa Complan. Why? I was so doubtful, to be honest. Kasi bakit? Hindi po ganito ang inabutan ko. Walang ganito. Walang testimonial. Walang office na ganito kaganda. Ang inabutan namin, maliit na kwarto, andito ang whiteboard, andito ang projector, andito si Jomar. La? Ibig sabihin, hindi ka talaga... Guys, ang swerte nyo. Inabutan nyo si Opti, ganito na siya. Inabutan nyo si Opti, marami ng testimonials. Inabutan nyo si Opti, marami ng kumikita. Kami noon, kami-kami pa lang. Nag-join nga ako, hindi ko pa ininom yung product eh. Yes. Bakit? Eh baka bumula bibig ko eh. Malay ko ba? Why? Wala sa Mercury drug, tama? Wala sa ads. Wala sa TV. Mabuti kung nahawakan ni Vice Ganda yan o ni Piolo Pascual. Baka maniwala ako. So I was so doubtful at that time. Kaya inuna kong pinainom kay tatay. Tatay muna. Bakit? Nalalaglagi sa lawal ko eh. Baka sabihin ninyo malo, hindi po, pumapayat kasi ako. Think positive. So pinainom ko kay tatay, kung bubula man ang bibig, at least sulit na. Hindi, joke. Kasi yun niya, then pagkatapos si tatay, sinubukan ko, kasi the truth is, may bukol po ako dati dito po sa batok. Yun po talaga ang reason kung ba't ako bumili. Nung natulungan po ng product, yung tatay ko po sa kanyang bato sa abdo, ako naman po yung lumaklak. Nilaklak ko yan. 3 years po ako may bukol sa batok, nakasentro sa spine. Hindi ko po mapa-opera kasi pag inopera, pwede raw po akong maparalyze. Yung laki kong to, mapaparalyze lang. Yung gwapo na to, mapaparalyze lang. Excuse me. Baka itulak ako ng asawa ko, laki kong. Ang laki akong tulakin. So hindi ko po ginawa yan, but nung natulungan po yung tatay ko at unti-unti lumabas yung testimonial, dun lang po ako naniwala, nilaklak ko po yan araw-araw. And too good to be true, in 2 weeks time, hindi lang po nila, actually hindi nila alam na may bukol ako. Bakit? Kasi kahit naman sabihin ko hindi, mukha naman ako maraming bukol sa katawan na. Tama? So nung ininom ko, yung 3 years kong bukol, nilusaw po niya in just 2 weeks time. Ang di papalakpak magkakabukol. Oh, lumakas, no? Yes. At itong good news, nawala sa batok ang bukol, tapos napansin ko, bumukol yung bulsa. Kas, yung iba dito sabi, ba't ako, tagal ko nang umiinom, hindi ako nagkakabukol. Eh, tinitipid mo, takip-takip kang uminom eh. Tagal-tagal na ng bukol mo, laki-lakin mo si Opti Juice. Di ba? Guys, huwag mong tipirin si Opti Juice. Yung iba may sakit na tinitipid pa. Mahiya naman tayo kay Lord. Pinahiram tayo ng buhay. Tapos halagang 200 na mamahalan tayo. Ayaw uminom pero gusto magbenta. Tama o tama? Mahal ko si Aplan. Mahal ka dyan. So yun na po. That's how I started. So it took me 6 months. Ang first check ko po was 1,350. So kung ang first check mo mas mataas sa first check ko, mas yayaman ka kaysa sa akin. Hindi po madali. But at the time, eto, sino rito yung nagre-reklamo sa system? Bagal ng system. Yung pairing bonus, wala. Dami yung reklamo. Tama o tama?
Yung isa nagsisikon, ikaw yun. Guys, pag nasasaktan ka, tinatamaan ka, sorry ha, hindi naman talaga ikaw yun. Sa katabi mo yun. Alam nyo ba, nung nagsimula kami kay One Opti, we started January, but we got our first payout only in April. For first 3 months, wala po kaming system. Pero hindi kami nagre-reklamo. Bakit? Kasi we believe. We believe in the company, we believe kay chairman, we believe sa vision ng company na etong kakarampot na kumpanya na ito noon ay magiging multi-million company, and right now we are a billion peso company. Alam niyo ba kung ilan na tayo? Ilan na po tayo? As of our last conversation with the chairman, we are at 370 accounts. Palakpakan niyo yun. Palakpakan mo yan, matuwa ka. Sabay itanong mo sa sarili mo, sa 370 accounts, ilan ang sayo? Yun lang. Ako palang upline. Upline, ba't wala pa akong cheque? Ilan na na-invite mo? Mag-i-invite ba? Ah, di ka ba? Oh, yung iba dyan makatawa, wagas. Oh, si Ma'am Lucilla. So that's how we started. We started sa pangarap. Power, power. Ilan ang audience? Tatlo, apat. Sige lang, power, power. Maswerte sina Coach Gab doon, sina Coach Lester, kasi nung ginawa nila si One Opti, nag-commit agad sila. Guys, I'd like you to analyze this one. 6 months po ako bago nagseryoso. Si Coach Gab, si Coach Lester, day one nagseryoso. Tingnan nyo ang difference ha. Marie Chris, ilan na yung Spartans ngayon? Papasabunutan ko kayo kay Gab. Andiyan ba si Coach Gab? Pwede may tanong kung ilan ang Team Spartans? Sige, pakipasa na lang na message. Team Spartans, ilan na? 310. Ayan. Okay. Tingnan nyo ha. Analyze nyo ha. May matututunan kayo dito. 6 months ako bago nag-decide. Right now, ang Team Dragons, to be perfectly honest, is around 62,000 accounts. Team Spartans is 310,000. Anong point ko? In just a span of 6 times, since I delay my decision na mag-focus, milya-milya ang agwat after 5 years. Anong point ko? Ang point ko, sige magbagal ka. Sige mag-relax ka. 5 years from now, makikita mo iba ang resulta mo kaysa doon nagseryoso sa'yo day one pa lang. Yun yung nangyari. Maybe you're wondering why. Nung nagsimula ako, nagtitrain ako, sisigaw ako. Sige, gusto ko sumagot kayo ha. Pag sumigaw ako ng Team Spartans, ang sasabihin nyo, au, au. Okay ba yan? Yes. Team Spartans! Au, au! Wow! Kailangan magpasikat yung Team Dragons, kundi bubugahan ko ng apoy. May dragons pa ba dyan? Team Dragons, huwag nyo ko ipapahiya. Team Dragons! Papahig ba kayo na? Pinagtatawanan tayo? Pero, ito yan. Happy ako. Bakit? After 5 years, may nag-aawu-awu na. Kasi bakit? 5 years ago when I started, pagsigaw ko ng Team Spartans! Pagsigaw ko ng Team Dragons, tahimik. Ako na lang sisigaw, awu. Ganun. Pinalilibutan nila ako. Sino, itim pang uniform nyo nun. Alala ko. Sina Marie Chris lahat. Au, au! Inuli ko pa. Team Spartans! Au, au! Team Dragons! Nag-hibernate lang sila. Oh, ba't walang dragon? Andun po ang dragon sa second floor. Inireserve nyo lahat eh. Paano pa kami upo? Pinalagyan nyo. Spartans to Spartans. Nasabotahin niyo ako. But, ginawa ko pong inspirasyon yun. Sabi ko, hindi ako papayag. 3 years from now,
4 years from now, walang Team Dragons. Tingnan ninyo, after 5 years, Team Dragons! Lakasan nyo naman, ilan na nga lang tayo dito eh. Team Knights! Pambihira eh. Chairman, pakitanggal na nga ng Dragons. Pero guys, alam nyo, what I love about One Opti, if I may share, kahit wala kaming downline ni Coach Jomar, kahit wala akong downline, kahit puro Spartans, pero yung pundasyon ng relasyon, ng pamilya, ng kultura, walang babasag dyan. Alam nyo po, kaya lumaki si Opti, not because of Team Spartans. Not because of Team Dragons. Not because of Chairman alone. Not because of One Opti alone. Kaya lumaki po si One Opti. It's the collaboration of the company, the chairman, the product, and all the teams, regardless of how big and small you are. Guys, yan po, kinikilabutan po ako. Pag kinikilabutan po ako, may mapa-flash out. Excuse me, hindi ako. Ay, hindi pa ako napa-flash out. Sabi ko nga sa mga downline ko, maawa naman kayo sa akin. I-flash out nyo naman ako. Basta araw-araw. Di ba? So guys, bakit lumaki si Opti? Kasi, yung competition between the teams does not exist. It doesn't exist. Alam nyo kaya lumaki si One Opti? Laging collaboration. Kahit maliit na idea, tinatanggap namin. Kahit may maliit na suggestion between the key leaders, Coach Gab, Coach Lester, Coach Marie Chris, Coach Jomar, at yung mga pillars po dito, pag nagbi-meeting kami, walang maliit na idea. Lahat na idea, malaki pag pinagtulong-tulungan, pag sama-sama. Guys, yan po ang poprotektahan natin. Ano yun? Yung kulturang ganito, pumunta kayo sa kabilang room. Dragons, Spartans, Team Knights, now we have Team Athena, nagyayakapan. Buti nga nawala na, may isa pa kaming kultura na nawala at pinagpasalamat namin eh. Yung beso-beso. Nabura na po yung mukha ko kakabeso sa lahat ng opinions. Buti, mula nagka-COVID, nawala na yung beso-beso na yun, di ba? Dati talaga, beso-beso kami, kahit wala nang mumug-mumug, beso, kultura eh. So, anong point ko? Baka siguro sabihin, paano ba matutunan natin kay Coach Hans? Value. Guys, yung value sa negosyo, tip ko, wag po tayo masyadong nakatingin sa pera. Alam nyo ba kung bakit maraming hindi masaya sa mundo? Hindi dahil wala silang pera. Dahil masyado na silang nagugumon sa numbers. Matuto tayo, number one, magpasalamat sa taas. Why? Kasi po yung natatanggap natin ngayon na higit sa 3 beses natin kinakain ay blessing na may tuturin. Ilan sa atin dito na wala ng trabaho ng pandemic pero tayo nabubuhay. Walang nagutom na Optimians ng pandemic. Wala rin Optimians na hindi kumita ng pandemic. Saan kayo makita ng kumpanya? That alone is a big blessing. Be thankful. Huwag po tayo makakalimot na ang maliit at malaki galing sa taas ay blessing. Yung kasiyahan sa puso. Sige po, tuloy niyo po. So when we started, nandiyan pa si Marie Chris, hindi pa yun marunong si Marie Chris, pinupush pa namin, lalo na si Ma'am Daisy. Naku po, Diyos me, napakamahiyain yan. Sino rito mga downline si Ma'am Daisy? Oh, kita niyo naman tumaya si Ma'am Daisy ngayon. Proud na proud po ako dyan. Kasi talagang yan yung literal na mahiyain na na-transform namin maging walang hiya. Dahil wala ka ng hiya, yumaman. Hindi po kayo payayamanin ng hiya. Believe me. Sino mahiyain? Taas kamay. Taas! Mahiyain pa kayo niyan. Pero nagtaas kayo ng kamay. Tama? Guys, yung salitang hiya, kaya nagiging mahiyain tayo simply because we don't know what to do and what to say. Bottom line, it's lack of knowledge. Yung fear, doubt, it's just lack of knowledge. Mag-aral ka, mag-training ka, umattend ka ng training ng upline mo.
Yung upline mo, effort na effort, gumawa ng slides, pagtawag na training, wala ka. Ang madalas pa, kung sino pa hindi umatin ng training, yun pa yung mga maraming reklamo. Tingin na natin. Ikaw yun, mare. Again, hindi para sa'yo yan, para sa katabi mo. Yung puyat, guys, kung puyat lang ang problema ninyo, mas matindi ang puyat na dinanas ko. Why? I have to work from 12 midnight hanggang 7. Umuwi po ako ng Montalban, nagwo-work ako sa Buendia. So, pag-uwi ko sa Montalban, sa MRT na po ako natutulog. Minsan sa jeep, minsan sa FX. Ilang beses po ako kamuntik mapaaway sa MRT. Why? Hindi mo alam, nakaupo ka lang. Hindi mo naman malay, nakatulog ka na. Di ba ganon, mga puyat? Katabi ko, di ba, uwi ako alas 7. Pasukan ng mga sales lady. Anong ginagawa ng mga sales lady? Make up. Biglang ako matutulog, bubuwal ako sa sales lady. Pagtingin ko, yung lipstick nakahalo na po sa mukha niya. Eh, natural, away. Swerte na, pag hindi kasama boyfriend, pagkasama boyfriend, away. Ilang beses po ako lumampas, bababa ako ng Cubao, sa Trinoma na po ako. Buti nga hanggang Trinoma pa lang ang stasyon, noon. Eh, paano pala kung hanggang Ilocos yan? Di sa Ilocos na ako nagising. Mama, naranasan ko yan. Gutom, hindi lang talaga halata sa akin. Mami, makatawa. Ikaw rin naman, Jorg. Guys, hindi po kami ganito dati. Si Amin, hindi ganyan dati. Kaya kung nagugutom ka, normal yan. Okay lang magutom, okay lang mapagod, okay lang magsakripisyo. Alam mo kung bakit? Alam mo ba kung bakit nahirap yung maman kay Opti? Alam mo kung bakit? Wala nagsal... Alam mo kung bakit? Yan. Kahit ang magka-plastikan, mag-reply naman. Alam mo kung bakit mahirap po yung ginagawa natin? Kasi buong buhay mo, mula sa kanununuan mo, na nagpamana ng kahirapan, ikaw yung pumuputol ng sumpa. Kaya mahirapan nga talaga, kasi bakit lahat ng hirap na yan, puro sarap ang dadanasin ng mga anak, ng mga apo at apo-apuhan mo. Okay lang pa mahirapan kung gano'n ang mangyari sa kanila? Yung iba kasi ganito eh. Ayoko magbenta. Bakit? Nakakaya kasi, baka may masabi friends ko. Tama? Alam mo, pag naririnig ko yun, napapanting ang tenga ko. Bakit? Mas iniintindi mo pa ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa future ng anak mo. Ilan sa inyo rito may magulang pa? Taas ang kamay. O, ang dami po. For sure, matatanda na kasi tatanda niyo na eh. Tama? Guys, kung matanda na po ang magulang ninyo, agree ba kayo na kung nahirapan kayo ngayon, mas nahirapan yan? Kasi nauna pinanganak yan. Bago kayo naging tao, nahirapan na yan. Nung naging tao kayo, nahirapan yung bakit? Eh, pinamanaan tayo ng kahirapan eh. Kaya nahirapan ang magulang natin. Itong tanong, kailan niyo po ibibigay ang sarap na hindi pa nila na panga, yung sarap na hindi pa nila na experience? Kailan niyo sila pararanasin ng retirement na pag humingi sila na ibibigay niyo? Kailan po magiging proud ang parents niyo sa inyo? Now dapat. Kasi guys, pag wala na ang magulang mo, kahit anong success mo pa, kahit anong yaman mo pa, kahit tuparin mo pa pangarap nila, kahit mag-iiyak ka ng dugo, wala nang makaka-appreciate sa'yo. Wala nang magsasabi sa'yong anak, proud ako sa'yo. Wala na. Tapos na sila eh. Kaya tayo nagre-relax, alam niyo kung bakit? Sinasabi na natin, mahal natin, magulang natin, but the truth is wala tayong concern sa kanila. Wala yung tinatawag na sense of urgency. Tama? Kailan nyo ibibig sa kanila yung buhay? Baka nga po yung magulang natin, yung magulang nyo hindi pa nakatapak ng airport. Tama o tama? Kailan nyo sila pasasakay ng aeroplano? Pasakayin nyo naman. Pababain nyo lang agad. But my point is, guys, kaya maraming ligaw ang utak,
Ligaw ang focus simply because hindi talaga nila alam kung bakit nila ginagawa si Opti. Wala silang deepest why. Dapat sa umaga pa lang pagising, tinatanong muna ang sarili mo para saan mo gagawin si Juan Opti. Hindi pwedeng pagising mo, lalabas ka ng bahay, anay na narating mo, sabi tatanong mo, saan nga ba ako pupunta? Kaya maraming naliligaw, kaya maraming napapagod, kaya maraming nagkukwit simply because hindi nila alam kung bakit nila gagawin si Juan Opti. Guys, gawin nyo para sa mga pangarap ninyo. Okay. May tanong po ako. Sino po rito yung mahihirap? Lahat tayo. Okay. Ito na experience ito. Malamang, or narinig ninyo, undas. Undas. Sino rito nakaranas na pag-undas sa simenteryo? Ito yung eksena. Saan ba yun? Dito lang yun eh. Dito lang namin nilagay, ba't iba pangalan? Sino nakaranas ng ganon? Marami. Bakit? Kasi alam naman natin yan, pag na mismong bayaran yung amilyar, huhukayin niyang bungo, kalansay, isasako, itatapon. Alam niyo yan? Gusto niyo ba ng ganon? Gusto niyo ba na pag tayo wala na, ikaw wala na, ganon mangyari sa'yo? Ngayon, ano ang guarantee mo na hindi mangyayari sa yan? Ano ang guarantee mo na hindi ka makakalimutan ng mga anak mo na mga apo at kaapu-apuhan mo? Sino rito ang kayang alalahanin ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo niya? Taas ang kamay. Bakit? Bakit? Walang pamana. Tama o tama? Kaya kinakalimutan. Gaano ka kasigurado na sa ginagawa mo ngayon, hindi ka maging ganun? Na makakalimutan ka na lang. Tama? Eh kung si Hendrisi ka kaya? Makakalimutan? Si Ayala? Si Pangilinan? Si Pacquiao? Hindi sila makakalimutan kasi bakit? Sa bahay nila, meron silang malaking portrait. Ang cemetery nila may mausoleo nakalagay ang pilido nila. Alam mo what I envision? Sana katuwang ko kayo sa vision na ito. Na pag ako, wala na. Sila, tama tayo, mawala eh. Tama? Una-una lang. Yung mga third generation kaapu-apuhan ko, undas tong eksena, papasok sa cemetery ng apo ko kasama ng anak niya. Ito, sasabihin niya, Daddy, why are we rich? Inglesero, syempre, pinag-aral na may pera si Lolo Hans eh. Daddy, why are we rich? Oh, it's because of your Lolo Hans. Tapos sasabihin ng apo ko, oh, that's Lolo Hans. Ituturo niya, ano ituturo niya? Mausoleo. Hindi po dahil may pangalan ko, pero sa ibaba ng mausoleo, nakaganon ako. Ito malupit, magtatanong yung apo ko, who's that guy on the left and who's that guy on the right? Sabihin ng apo ko, oh, those are the leaders of your Lolo Hans. And the rest, sa likod, ang dami na kaganon. Those are his downlines. Power, di ba? Tapos yung apo mo, dahil hindi mo inataw si Opti ngayon, asan ba yun si Lola? Nawala. Tapos nakatingin, ba't doon ang saya-saya? Kasi puro Optimians, nakagano, no? Sino sasama sa akin? Mga malangin niya. Gusto niyo maaman lang eh. Nakakatawa, di ba? Pero half-truth. Pwede mangyari? Now, mangyayari yan, depende sa gagawin mo ngayon. Totoo yan. Ang pera, hindi natin madadala sa hukay. Pero mapapamana? Yes. Okay, paano yung wala kang pamana kasi hindi ka umahataw ngayon kasi wala kang ginawa? Reklamo kay Upline. Tampo kay Upline. Si Upline, di ako sinusupport. Ito pa malupit, si Upline, di ako pinautang. Ano Upline mo, ATM?
Itong malupit. Si Oplen, laki ng kita, di nagpapamirinda. Ano yan, kantin? Pumataw ka nang may pamirinda ka lagi. Pamirinday mo si Upline. Yung iba makatampo kay Upline, hindi lang pinamirinda, wagas. Ilan kayo? Paano kung ako Upline nyo, downline ko kayo, pamirinday ko, hataw ako, check ko sa inyo lahat? Hindi pwede. Ako pamirindahin nyo. Bakit ako mataba? Ay, I'm sorry. Sorry for the word. Marami nasaktan. Bakit ako chubby? Kasi po ang mataba at ang salitang payatot, pang mahirap yan. Pag ikaw mayaman ka na kay Optet, sinabi ka, ah, tabachoy, excuse me, I'm chubby. Si Optet yan ka na eh. Tama? Pag sinabi ka payatot, mayaman, excuse me, slim lang ako. Ito. Alam niyo yung words kasi nagbabago rin depende sa estado ng buhay. Natitraining niyo pa ba yan? Ah, tingnan mo. Naglalakad ka, nangati ka. Pag mahirap, anong tawag? Kurikong. Kurikong. Mas mahirap ka, mas malutong. Kurikong. Pero pag mayaman ka, rashes. Rashes. Ah, naglakad ka, gumanon ka, may nalaglag, libag. Alam mo ba pag mayaman ko, ano tawag doon? Dead skin cells. Uy, nililibag ka na. Excuse me, dead skin cells yan. Di ba ang social? Pares lang naman libag. Guys, yung hirap na nararanasan nyo ngayon, walang ni isang yumaman kay Opti na hindi iyan naranasan. Iba-iba lang. Actually, mas madali na po. Kasi bakit? Tinabas na namin eh. Kami na yung nagtabas ng damo. Kami na yung nagpakahirap. Kami na yung nagputol ng mga matatalas doon. Kaya nga grabe yung lahat sa amin noon eh. Swerte nyo, mga karamihan dito, mga babae, ang gaganda, oh, ayun, gaganda. Taas ang kamay nang umaming maganda siya. Subukan mo. Yung mga babae, swerte nyo. Bakit? Naka-uniform kayo, decente na kayo tingnan, nag-offer kayo, ng optijus, ang ganda na, di ba? Imagine nyo yung panahon namin ni Coach Jomar, Coach Gab. Coach Jomar, Coach Gab. Lalo na si Coach Lester. Coach Ricky Piliones, lagi nanlilisik din yung mata. Si Dondon, di mo rin maintindihan kung gutom o adik o snatcher. Pag magkakasama kami, kahit isa walang bumibili. Etong malupit, mukha kaming sindikato, ako ang boss. Boss ng sindikato. Bibili ka ba dyan? Alam mo, hindi ko makakali. Tandaan niyo yung jacket ni Coach Lester yan. Grabe yan, monumental yan. Pinalaminate namin yan. Tandaan-tanda ako, nag-OBP ako. Ang audience ko parang pipito. Si Coach Lester yung nakaupo dyan. Kalagitnaan ng OBP ko, tumayo. Sama ng tingin sa akin. Tumayo. Pagtayo, labas, dire-diretso. Sabi, sinong addict to? Kasi po, ah, alam nyo, isishare ko tong picture na to. Alam nyo, itong picture na to, ito po yung kauna-una ang local travel namin sa Bohol. Sa Bohol. Yung time na yan, si Coach Lester hindi pa po nakatapak ng eroplano. Si Lester, si Marie Chris, sino pa ba hindi nakatapak ng eroplano nun? So tinabihan ko yan. Alam nyo, nag-take off, grabe ang hawak ni Coach Lester. Pero tingnan mo na mga yung pa-travel-travel na lang. Alam niyo po, may kwento ko lang. Kaya tumayo si Coach Lester, bumaba, tumakbo po siya sa first floor. Kasi ang motor po niya, may motor po yung karag-karag. Hindi ko alam kung anong brand. Yung motor niya po, tumatagas ang langis. Imagine niyo ha, tumatagas ang langis, kaya po pala siya tumatakbo kasi may nakasahod po yung styro cup. Yung langis po na tumatagas, kaya tumatakbo siya, sinisiguro niya hindi aawas. Kasi isasali niya po uli sa motor.
So inuurasan niya na after 10 minutes bababa siya, isasali niya. Imaginein mo yan. Ang lupit pa ni Coach Lester, araw-araw may dalang tinapay. May peanut butter. Hindi naman namin alam noong una na nagbebenta po pala siya. Coach Hans, kumain ka na? Hindi pa, kuha ka. Fredo, kumain ka na? Hindi pa, kuha ka. Di ba suplado magsalita si Coach Lester? Jello, kumain ka na? Hindi, kuha ka. Di, siyempre, kami kuha din. Kaya ako, may kasibaan. Bro, isa pa. Siyempre, lamon, magigutom kami. Wala kami cheque. Lamon, eto na. Inaantay niya matapos. 20. Ha? Anong 20? Sir, dalawa tinapay mo, 10 isa yun eh. Ayop yan, nadali ako, nabudol ako. Alam nga naman, isuka mo. Eh, nakakaawa. Bayaran ko na lang. Ganyan po, nagsimula si Coach Lester. Mula noon, tinandaan ko, kahit ano pa yung elok mo sa akin, hindi na kakain. Pagkakain kami, ako, ayan si Coach Gab, yung circle na yan. May mga sumali sa amin, si Coach Rick. Marami po kaming kasabay. To be honest with you, marami kaming kasabay na nauna. Hindi po totoo na pag nauna ka, yayaman ka. Eh, asan yung kasabay namin? Nag-quit kasi sila. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, mag-quit ka na. Sige na. Para kami na lang yayaman. Ang dami namin kasabay nag-quit. Mula noon, kada alok ni Coach Lester, hindi na ako talaga. Kahit mukha pa siyang kawawa. Kasi bakit? Wala rin akong pera. Bago po kami pumunta kay Opti, dadaan po kami sa gotohan ni Ngongits. Alala si Ngongits. Doon po sa May Mayon, sa likod po ng SM, ano man tawag doon? May SM doon eh, sa May Mayon. Hypermarket. Meron po doon gotohan. Yung nagtitinda po doon, si Ngongits. Bakit Ngongits? Ngongo na pangit pa. Sorry. Binigyan na, hindi na. Kasi nung tinanong namin siya ng pangalan, hindi namin maintindihan eh. Pinangalanan namin Ngongits. Kaya pag ikaw, tinanong ka namin ng pangalan, sabihin mo ng maayos, kundi. Eto na, kain. Alam niyo po ginagawa namin, kakain kami. Eh si Ngongits ambay, chinichika namin. Ngongits, papautang naman ang goto. Inuutang namin yung goto niya. Biruin mo, 30 pesos na lang inuutang pa namin. Etong malupit. Dagdagan mo naman ang sabaw. Bago kami pumunta kay Opti, 2 o'clock ang OBP, bundak na kami mga tatlong round dyan libre minsan. Ututuin mo lang si Ngongits. Gumugwapo ka, brada. Kaya nga nag-usap kami ni Gab. Bro, balikan natin si Ngongits. Bakit? Mayaman na tayo eh. Ilibre naman natin siya ng goto. Sabi ni Coach Gab, ay, bago mo naisip yung Coach Chance, binalikan ko na doon. Wala na siya, nahuli ng MMDA. Nagpapakabusog po kami. Yes, lahat na libre sa office, ubus yan. Nung unang dumating kami ni Coach Gab, kasi isang linggo lang po pagitan namin, that time, libre pa yung kape. Kasi meron po kaming kape that time, nung dumating kasi kami, merong kape that time, yan yung opti-copy natin. Hindi maubos-ubos, hindi mabenta-benta. Buy one, take one po yan. So, ang ginawa ni Chairman, sige, kuha kayo, libre yan. Dami, libre yung. Eh, puro kami mga PG. Alam niyo po yung PG? Patay gutom. Kape kami ng kape. Bahalan sigmurahin. Basta may laman ang tiyan. 2 days after, sir, asan yung libre? Wala na. Napansin yata ni Chairman, abusado kami. Lahat po yan. Kami po, lahat po ng product, kami po yung taga-tikim. Yung kape nyo po, kape nyo. Kape natin, sorry. Yung kape natin, bago yan naging ganyang kasarap, katakot-takot po na lasang medyas natikman namin. Promise. Papagawa si Chairman. Pagdating doon, may sample. Gab, Hans, Jomar, may kape o tikman nyo.
Yung foil nung kulay puti pa, titikman namin. Minsan, para ma, ano lang si chairman, tawag doon, masatisfy, pag ininom mo, chairman, ang sarap ha, ang ganda ng lasa, kakaiba. Pero lasang chinelas. Minsan, lasang medyas, lasang nilagang ewan. Hanggang sa kakatry. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, kung may problema ang Prada, kami ni Gab matagal nang pinaglalamayan. E dumaan sa sigmura namin yan eh. Lahat yan, ano, okay ba yung mga dahon na lumulutang? Okay, chairman. Eh pag ako tinatanong, saan tingin mo? Masarap, chairman. Kahit di masarap, masarap, chairman. Hindi, yung totoo. Yan na, chairman, lasang ano talaga, ewan. Hindi ko nga maubos-ubos eh. Eh, pati ka nagsasalita? Sayang. So that's how we started, guys. Sabihin na lang natin ganito. Sinimulan po namin si Opti nung si Opti ay nasa Jurassic Park pa. Wala kang matatanaw na pag-asa. Ang kaibahan lang po siguro namin noon ng mga pillar sa inyo ngayon, yung puso namin. Bakit? Kasi ginawa namin si Opti as our only choice. Ang iba kasi may option pa eh. Ako, that's the reason kung bakit nung nag-awol po ako, hindi ko po pinrasis yung certificate of employment ko. Bakit? Kasi, pag hawak yung certificate of employment ko, nahirapan na kay Opti, anong gagawin ko? Mag-a-apply ako ng trabaho. Tama? Pero ang ginawa ko, until now, hindi po ako nag-process ng COE ko. Bakit? Kasi ang nasa isip ko nun, wala nang balikan to. Pag hindi pa rin ako naging successful kay Opti, magtatanim na lang ako ng kamote. Naintindihan niyo po? At yun po ang naging downside ko. Kasi nung unang 6 months, habang umahataw yung ibang leaders, ako nasa comfort zone. Ang mindset ko noon, okay lang naman, may trabaho naman ako eh. Okay lang, may sweldo naman ako eh. Sila iba. Si Coach Gab, wala ng trabaho eh, Opti na lang eh. Si Coach Lester, wala na rin trabaho, Opti na lang eh. So ang puso nila na andon. At na-realize ko lang yun after 6 months. Na-realize ko lang yun nung lumabas yung tarpaulin ng top earner. Biruin mo ako nagtuturo, ako nagtitrain. Paglabas ng top earner, wala akong pangalan. Di ba ang galing ko? Ang galing ko mag-train. Bakit? Sinunod nila. Ako lang ang hindi sumunod sa training ko. Kaya ako walang cheque. Kaya ako walang resulta. So, nag-analyze. Sige po, ano pa pong word? Nag-adjust. Sige po, ano pa po? Nag-internalize. Sige, sabihin nyo na lang. Nag-reflect po ako. Ano ba ang problema? So, number one. Sana may matutunan kayo dito. Number one problem ko, bakit hindi agad ako nag-take off? Hindi ko po sineryoso si Opti. Hindi ko siya binigyan ng commitment. Out of focus. Kasi may excuse nga ako eh. May trabaho ako eh. Pero sa totoo lang, nung nag-join ako kay One Opti, ako ata pinakamayaman. Bakit? At during those times, nung nagsabay-sabay kami, magkano sahod mo nun, Marie Chris? Nung bago ka lang kay Opti, nung butcher ka pa? I mean monthly, roughly. O, 5,000 monthly. Tama, monthly, quincenas. Ha, quincenas. So, mga 10,000. During those times when I started, ang monthly ko po, basic pay ko was around 43,000. Malaki? Kaya sabi ko nung malaki naman kinikita ko, ayan ko na yung Opti-Opti na yan. Sila, hinataw nila ng sagad. Kaya to make up sila agad. Nung napansin ko, 40,000, teka, 40,000 naman na sila, 60,000 naman ako, napag-iwanan na. And that's I realized, kailangan kong sumabay. So ang ginawa ko, nag-reflect. Nagpaalam ako sa asawa ko. Sabi ko, third, may kotse na si Gab. May motor na si Lester. Ako wala pa rin kahit bike. Stress out na ako sa trabaho. Ayoko na magtrabaho. Gagawin ko na si Opti. Tart. Sabi ko, tart. Ano kaya i-full-time ko si Opti? Yun ang paalam ko. Sabi ng asawa ko, subukan mo. Pag ikaw nag-Opti-Opti dyan, uuwi ako ng Mindanao. Hinamon po niya yung kagwapuhan ko. Eh dahil wala naman ako nun, tiniis ko kasi baka wala nang umulit. Baka patulan ako, hiwalayan ako. In short, tinuloy ko pa rin si Opti. Pero hindi ko sinabi sa asawa ko na nag-file ako ng leave.
Nag-file ako ng leave, tinodo ko. Tuwing gabi, naakala niya, nagtatrabaho ako sa office, umuwi ako sa bahay. Sabi niya, ba't nandito kami trabaho ka? Masakit kasi yung dibdib ko. Nahirapan ako huminga. Kinabukasan, wala na akong may dahilan. Yung kabilang dibdib naman ang masakit. Nahirapan din akong huminga. Lahat dinahilan ko na. 2 weeks. Pero hinato ko po si Opti, wala halos tulugan. Hindi po ako papayag na wala akong makausap na 10 tao sa isang araw. Yung iba rito, ayoko nang hirap. Ilan ba nakausap? Yung isa pa lang. Tama? 10 kinausap, 11 umayaw. Siya yon. Tama? So hindi ako pumayag. Alam niyo po, too good to be true, lumabas ang cheque ko, 43,000 tinapatan yung monthly ko. Palakpak naman ito. Pinakita ko sa asawa ko, Tad, ito na yung cheque ko eh. Sinama ko siya, nagpa-encash kami. Nung na-encash, pinag-shopping ko siya. Ang una ko pong binili nung ako po'y tsumeke, sapatos at sinturon. Ayan, alam po ng mga appliance yan. Alam niyo kung bakit yun ang binili ko kong bilhin? Mula nag-opti po ako, even ako'y isang call center agent, wala po akong sinturon. Ang sinturon ko po noon, Hermes. Ang tawag ko, Hermes. Pero yun po ay sintas ng sapatos na pinagdugtong kulay pink pa. Wala kasi akong pambili. Totoo yan, tanong nyo sa kanila. Pag nagtitraining akong ganyan, hawak-hawak ko yung puson ko kasi baka lumawit yung sintas, kulay pink pa. Tapos yung sapatos ko po, tabingi. Leather, tabingi. Kaya nung unang check ko, talagang bumili ako. Tapos nung nakakuha na ako ng 43,000, sinama ko asawa ko, nagpaalam muli ako, Tart, ano kaya? Mukhang maganda naman yung resulta. Ano kaya seryosohin ko si Opti? Ang sagot po ng asawa ko noon, ikaw. Nag-iba ng tono. Plak. Alam niyo po yung plak? Pera lang ang katapat. Hindi po mukhang pera, ibig sabihin, resulta. Kailangan kasi, kaya minsan yung mga asawa natin, ayaw tayong payaga mag-Opti, wala tayong naipapakitang resulta. Tama o tama? Ang lagi ito, tip, sabihin mo lang, next week meron na. Biruin mo ilang buwan na ako mahato, sabihin asawa ko, ano, may check ka na, next week meron na. Habang kanya, next week, ano, may check ka na, next week meron na. Pag wala pa rin yung check in, next week, kaka next week, kaka next week, pumutok 43,000. Pero, warning, pag sinabi mong next week, dapat may kinakausap pa rin, next prospect, next prospect, next prospect. Baka naman next week meron na, pero nakatihaya ka lang sa bahay. Kaka next week mo, ikaw ang next na maaaning. Bakit umaasa ka ng cheque, wala kang resulta? Tapos sinabi ko sa sarili ko, nung nakita ko yung tarpaulin ng top earners, sabi ko, never again. Sorry po, baka nag-expect kayo na magaling ako mag-English. Hindi na po. During those times, magaling talaga ako mag-English kasi siyempre, Englishero pa ngayon, hindi na eh. No? May accent-accent pa ako nun eh. Ngayon, ang alam ko na lang, 750, 750, 750, 2250. And I realize in my life, di baling hindi ka magaling mag-English. Kung oras-oras, 750, 750, 750, 750, 750, 750, 750, 750. English ka nga ng English. Wala ka namang 750. Gets? And since that day on, nung nakita ko na kaya ko palang i-prove na kaya ko kumita, hindi na po ako bumitaw. Dumating po ako sa point na nagpaalam pa ako sa asawa ko, hindi muna ako uwi. Tumira ako sa Nueva Ecija. Inaabot po ako doon ng gabi. Ay, grabe po experience. Sino po rito yung hindi po pinapasakay sa jeep kasi mataba siya? Naranasan ko yun. Alam niyo ba kaya naging car achiever ako? Hindi dahil ginusto ko lang magkasasakyan. Hindi. Kung hindi, sawang-sawa na akong malait. Sasakay ka sa jeep. Urong kuya, pag upo mo. Kuya, urong po, urong pituhan, pito. Pucha, driver na katabi ko eh. Kuya, urong, waluhan tayo. Pag uupo ka sa bungad, ang tanong sa'yo, ilan po babayaran mo? Ilan ba ako? Tama. Etong hindi ko makakalimutan.
Tarlac. Nasa Mongkada ako. Ay, hindi Mongkada yun eh. Basta somewhere in Tarlac. Alas dos na po ng madaling araw. Kailangan kong umuwi. Ang pera ko sakto lang. Tuwing may dadaang bus, dadaanan kami. Sa swerte mo, pag dumaan ni Hinto, magbubukas ang pinto, sinusukat yata ako sa sarado, abante. Pinto, bubuksan, abante. Sa mga buwis ito ah. Alam niyo po, mga around 2:30, binunot ko na yung kutsilyo ko. May kutsilyo pa ako lagi eh. That time, hawak-hawak yung kutsilyo ko, nakabaliktad. Bakit? Wala na pong dumadaan. Wala na maingay, sobrang dilim. Ang imahinasyon ko na, pusang gala, baka may wakwak dito. Hawak-hawak ko na kutsilyo ko. Promise. Ganun na po ang experience namin. Ito na, may dumaang bus. BLTB yata, hindi ko maalala. Or may star, yung sakubaw? Hindi. Oo, yun. Basta yun, bus. Sabi sa akin, boss, gusto mo stribo? Sige, 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 makasakay lang. Stribo sa gitna. So ini-imagine ko, doon ako sa tabi ng driver. Kasi maluwag eh. Alam niyo po, pag sampa ko po sa bus, sinarado yung pinto. Pagbukas ng ilaw, mula doon sa driver hanggang doon sa dulo, puno ng tao. Kaya ako dadaw, Jesus po. Busita, laki ko pa eh. Tatayo talaga yung natutulog eh. Tapos pagdating po sa dulo, may isang bakante yung eto, upuan, yung pangalawa sa likod, may bakante sa gitna, doon ako upo. Eto malupit, pag upo ko, sa gitna may upuan dito, may upuan. Pag upo ko, kasya yung binti ko, pero yung katawan ko hindi kasya. Tinagilid ko. So imagine mo, nakaupo ako, tapos tagilid. Tapos after 30 minutes, tagilid na. Mula Tarlac hanggang Cubao, yun po ako. Minsan nakakatulog ako kasi pinupulikat na ako. Nagigising ako pinupulikat. Eto malupit. Pagdating ng Cubao, lahat nagbabaan na ako, hindi po ako maitayo. Hirap na hirap po ako. Yung itlog ko po pumilipit na. Sabi ko sa sarili ko, hayop na buhay ito. Yayaman ba ako dito? Bago ako yung mami, pilipit na itlog ko. Tama? O, okay pa. Si mam naman, inimagine talaga itlog na pilipit. Eto na. Siyempre, uwi sa bahay, binabalakang. Hindi pa talaga ako makaunat. Subukan niyo yung ginagawa ko. Tapos yung reklamo kayo na reklamo. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na hindi ako magkaroon ng sasakyan kay One Opti. 1 year after, lumabas ang brand new kong sasakyan. Ang sarap pala. At nangyari po yon kasi talagang grabe ang love attraction ko. Pinangarap ko talaga siya na magkasasakyan kasi sawang-sawa na po ako malait. Tuwing may makikita akong mataba, kawawa ka, hindi ka masasakay. Excuse me. Buti na lang, nag-opti. Yung tumatawa dyan, matataba rin naman yung tatawanan dyan. So, alam mo, sabi ni Coach Gab sa akin, Coach, kailangan seryoso ha. Kailangan yung sharing mo, yung mapapaiyak para pagpasok ko, iiyak na lang sila. So, ito na. Grabe experience, di ba? Kaya hindi ako pumayag. So, syempre, pag ito na, nung nagkasasakyan na kami, at yung sasakyan, hindi po yung basta-basta nangyari, guys. Bago po kami nagkasasakyan, katakot-takot po na pambubuisit ginawa ko sa asawa ko. Di ba naka-experience ngayon pumasok sa mall? Merong show, itong showroom, yung nagde-display ng sasakyan. Tama? Tuwing makakita ako sa, kasi sabi kasi, law of attraction kailangan, bago mo makuha, nararamdaman mo na eh. Ginawa ko po yun. So tuwing may makita akong sasakyan na may mga sales lady nagpa-flyers, sabihin ko sa asawa ko, mag-i-inquire ako. Sabi ng asawa ko, wala ka namang pera. I-inquire ako. Siyempre niya, bang miss, paano ba mag-inquire? I-inquire, sir, ganito, ganyan, fill up ka, ganyan. Magkano po ba kinikita mo? Eto, kinikita ko. Kumbaga, mag-a-apply pa lang naman. Pero alam ko, madi-decline ako.
Pero ang gagawin ko lang after, miss, pwedeng umupo. Uupo po ako dyan. Sakyan. Hinihimas ko yung manibela. Yung dashboard. Ah, ganito palang pakiramdam. Minsan, pagbukas aircon, sinisingot ko pa ang aircon. Na sakyan. Sarap pala. Ini-imagine ko dito yung asawa ko, hinihimas ko rin. Manibela. Kayo naman napakaano ninyo. Alam niyo po, hindi lang po limang beses yon. Tapos misa sabi ko, pwedeng buksan yung makina. O kita mo, matindi. Pwedeng buksan yung makina. Pagbukas ng makina, mag-explain yung ano, sales lady. Eh sir, ito yung ganito, ito yung ganyan. Oh, ito yung ganyan. Oh, maganda. Oh, wala naman ako naintindihan sa makina. But I want to feel it. Alam niyo po, one day, ayun na. Nagkasasakyan na ako, talagang ang sarap ng pakiramdam pala. Okay lang ma-traffic. Okay lang maulanan ka. So yung first, my first car was Toyota Avanza, kulay blue. Hindi ko po alam, ano pala siya, hybrid. Hybrid po, kasi bakit? Nung Typhoon Ulysses, yung Toyota Avanza ko naging jet ski. Tinangay po ng baha. Nagising na lang po kami alas 3, tinangay ng baha. Lana. Kinabukasan yung mga kapitbahay ko tulala. Hindi nila alam ang gagawin. Yung bahay namin naging evacuation center nang wala sa oras. Pero alam nyo, kinabukasan, humupa yung baha. Kasi yung buong ground floor namin, basang-basa, wala po kami na-rescue. Kasi priority namin yung mga kapitbahay. Kinabukasan, nang humupa yung tubig, mga alas 12, nakita ko po yung sasakyan ko. Nakasampa sa isang sasakyan. Sabi ko, yes! Yes! Mapapalitan na kita. Kasi talagang gusto ko ng mas malaki. So yun, binaha. Ang ginawa ko, sinuli ko sa insurance, naglabas po ako ng brand new Toyota Fortuner. At alam niyo po, araw-araw nung binaha kami, ang sinabi ko lang ganito, Lord, thank you, thank you, Lord, thank you, thank you. Pero mo binaha ka na, nagpapasalamat ka pa. Bakit? Kasi during those times, dapang-dapa po kami lahat. Kapitbahay ko, dapang-dapa, lahat ng gamit, wala, wala, kasi biglaan po talaga flash flood. As in biglaan, 1 o'clock, walang tubig, 3 o'clock, lunod na lahat. Tapos blackout. So, thank you Lord, bakit? Guys, kung hindi ako nag-opti, ano kaya ang buhay ko nung binaha kami? Pero kahit nandun lang ako sa bahay, dahil binaha kami, that time, chumicheque ako 60, 70, 80,000 weekly. So sa buong subdivision na binaha, ako lang yung may ganun. Hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? Blessing win eh. One day, 2 years ago, or a year ago, yung tatay ko, ma-share ko lang. Umagang-umaga, ayok may makuha kayo dito. Nak, nasan ka? Tumawag siya. Bulol. Tayo na sa bahay. Nak, sunduin mo ako. Nandito ako sa clinic ni Dr. Ganito, nak, hindi ko na maigalaw yung kamay at paa ko. Bulol na po siya. Sabi ko, sige. So, instantly, sabi ko sa asawa ko, buti that time, wala kami schedule sa probinsya. Start paying pera. Emergency. Yun lang sinabi ko. Binigyan niya ako ng pera. Sumakay ako sakyan. Tinakbo ko tatay ko. Nakita ko po yung tatay ko po. Nakaganon sa kotse na pula. Nung kinausap ko, bulol. Na-stroke po. Gabi pa lang, namanid na pala yung katawan niya, pinaumaga pa niya. Kasi minsan yung mga tatay natin ganyan eh. Nanay natin pag may naramdaman, ayaw lang maging pabigat sa anak. Tama po? In short, tinakbo ko sa ospital. Sabi ng doktor, sir, che-checkin natin. MRI, may ganito, may ganyan, 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 ganyan. Ang dami pina-check. Sige, doc, check. Nung pina-check yung tatay ko, ang findings nga po, stroke. Confine. Sige, confine. Bigay niyo lahat ng best sa tatay ko, na bulol, hanggang sa gumaling. After 2 months na medyo okay na siya, naglakad-lakad po doon sa subdivision namin. Gusto makabawi. Na-stroke ulit pangalawang beses. Di ba, saklap? Tinakbo na naman sa ospital. Kung ano-ano namang test, in short, gumaling. Nung lumabas po yung tatay ko, ito sabi niya, ha? Pasensya na ha. Dahil sa akin, naging pabigat ako sa inyo. Napagastos ka, dami mong ginastos sa ospital. Nag-self pity. Kasi feeling niya pabigat eh. Sabi ko sa tatay ko, yung nakbayin ko, tay, huwag mo isipin yun. Lahat naman ang pagsisikap ko para sa inyo to eh. Ilang stroke pa ba kaya mo?
Kasi unless stroke ang budget ko sa'yo eh. Ang tanong, ilang stroke ka pa? Nakakatawa, di ba? Pero naisip niyo ba? Naisip ko lang bigla. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi bakit? Ito yung pinaghandaan ko 5 years ago. Na kaya ko ginagawa si Opti, kasi ang magulang ko tumatanda, nagkakaedad, magkakasakit. Thank you, Lord. Kasi, hindi ako nagpasalamat dahil na-stroke tatay ko. Hindi. Thank you, Lord. Kasi nung time na kinailangan na niya ako, meron ako. What if, during that time, nung tumawag siya sa akin, wala akong pera? What if, during those times, wala akong sasakyan? Eh, yung tatay ko kasi laki ko lang halos. So, sa tricycle siya lang, ako lang, hilahin ko siya. Gets niyo po? So, thank you, Lord. Kasi bakit? Dumating man yung sakuna, nagkasakit, nagka-COVID, and everything, na-stroke tatay ko, and yet, I was so prepared kasi ginawa ko si Opti. Now, here's my question. Question number one. What if sa'yo nangyari yan? Sa oras na ito? Huwag naman. Walang may gusto. What if pag uwi mo, salubungin ka ng mahal mo sa buhay, sabihin, yung nanay mo, tatay mo, asawa, or anak mo, tinakbo sa ospital kasi emergency. At walang-wala ka. Kasi bakit? Hindi mo hinataw si Opti. Anong gagawin mo? Pag nagipit, anong gagawin? Utang. Itong tanong. Hanggang kailan magiging option ang pangungutang pag may emergency sa'yo? Tama? Bakit di mo gawin si Opti wholeheartedly, buong puso mo, buong buhay mo, para pag dumating yung mga ganyan, kasi hindi mo mapipigilan yan, ladies and gentlemen. Lahat tayo tumatanda. What if dumating yan, hindi ka handa? What if isang araw sabihin, para nahirapan ako uminga. Eh pag bunot mo, wala ka mabunot, buta shirt mo, iba na bunot mo. Pwede bang sabihin mo, Tay, inhale, exhale, inhale ulit. Pwede bang ganon? Guys, alam nyo, kaya yung iba hindi pa nagkakaresulta, hindi nyo pa kasi iniisip ang worst case scenario sa buhay nyo. Hindi pa kayo tumatalon. Sino na po dito nakakita ng palaka? Baka meron, wala eh. Mayroon nakakita ka na ng palaka? Eto guys, ang palaka, pag nilagay mo yun sa mangkok bowl at binuhusan mo yun ng tubig na malamig or yung tap water galing sa gripo, ano gagawin ng palaka? Hindi yan tatalon. Normal yung tubig eh. Di ba? Pag binuhusan mo yan ng dahan-dahan ng mainit na apoy, anong gagawin? Hindi yan tatalon. Bakit? Nag-a-adapt yung katawan. Nag-a-adjust pa yung katawan niya. Tatalon lang yan pag na-reach na yung extreme or yung tinatawag na boiling point. Tama? Yun ang buhay natin. Hindi tayo kumikilos hanggat hindi natin nararating yung boiling point ng buhay natin. Pero, pag ang palaka nilagay mo sa bowl at binuhusan mo agad na mainit na tubig, ano mangyari? Tatalon bigla. Kasi nabigla. Yun po ang nagiging instinct natin. Pag biglang may emergency, tatalon. Anong talon? Doon sa utangan. Yes. Ladies and gentlemen, tayo naman ay lahat of team yan. Hindi na po pinag-uusapan dito kung anong team kayo, anong kulay tayo. Pag na kay Opti tayo, of team yan tayo lahat. Hindi tayo dapat nagko-compete. Alam nyo, if there's one thing na meron kami ngayong mga leaders, we don't compete. Hindi kami nagko-compete. Kailan nyo kami nakita nagsuntukan ni Coach Gab? Ni Coach Lester? Bubuwal lang kami niya pag lasing kami. Pero we never compete. We collaborate. So, tayo naman po ay team Optimians, regardless of team. Ito lang pong iiwanan kong tanong kasi parang mahaba na yung akin. Ano yun? May bayad ba to? Guys, huwag niyong hintayin
na umabot pa kayo sa boiling point bago kayo tumalon. Kilos na ngayon. Kasi ang 5 years po ninyo, katulad ng ngayon namin, ginawa namin yan 5 years ago. So kung hindi po kayo magdidesisyon ngayon na gawin si Opti, kasi mahal mo anak mo, kasi mahal mo ang pamilya mo, at di mo yung ginawa ngayon, believe me, 5 years from now, babalikan mo itong kwentuhan na ito. Dalawa lang po ang pwede ninyong sabihin. It's either buti na lang or sayang. So sana guys, as we move on to our lives after the season, sana 2 years, 3 years from now, pag nagkasalubong tayo dyan sa labas, Coach Hans, buti na lang. Ginawa ko si Opti. Sineryoso ko si Opti. Eto na ako ngayon. May kotse na ako ngayon. Coach Hans, nakita mo yung kotse sa labas? Alin, yung dalawang sports car? Yes, Coach Hans. Akin parehas yan. Ay, iba't dala-dalawa? Para United Colors of Benetton. Guys, yung mga trainings natin, available. Huwag nyo pong katamaran ang pagtitraining. Kung meron akong bukod tangi ipagmamalaki na nakasama ko 5 years ago, mula nagsimula si Opti, si Coach Marie Chris. Pag may training po kami yan, ma'am, sa bungad yan. Hindi yan umuupo sa likod. Sa bungad. Bakit? Tutok na tutok siya, wala siyang pakialam sa distraction. At nagsusulat po yan. Kaya kung successful siya ngayon, simple lang. May ginawa siya 5 years ago na kailangan niyong gawin ngayon. Attitude. Attitude. Guys, sana lang, ito lagi ko sinasabi. Kaya hindi ako nakakasama sa team building niyo na ino. Ito lagi ko po itong, pinapakiusap. Darating sa buhay mo, ito, believe me, darating sa buhay mo, pag nagsikap ka kay Opti, baka mas malaki pa ang cheque mo sa apply mo. Darating sa buhay mo na baka mas mayaman ka sa apply mo. Darating sa buhay mo na mas magara kotse mo, mas maganda bahay mo, mas mansyon ang bahay mo, mas malaki kinikita mo. Pero huwag mong kakalimutan, minsan sa buhay mo, may ginamit si Lord na tao, kaya nakuha mo yan ang apply mo. Kahit ano pa yung apply mo, huwag mo siyang i-judge sa itsura niya. Kahit mas gwapo ka, kahit mas maputi ka, kahit ano ka pa, yan po ang ginamit ng apply ni Lord, pinaka-apply natin, para makilala mo si One Opti. Learn to respect your apply. Sumunod po kayo sa apply ninyo, respetuhin niyo po yung apply ninyo. Walang perfectong tao. Huwag po kayo naghahanap ng perfection sa upline. Huwag rin po kayo maghanap ng perfection sa kumpanya. Walang ganun. Kahit lumipat-lipat pa kayo na ibang kumpanya, walang perfectong kumpanya. Ang kailangan mong perfectuhin, yung pag-uugali mo. Kasi habang naghahanap ka ng kung ano-ano, hindi mo yun makikita, kasi bakit? Ang totoo, may problema yung sarili mo. So humble down. Learn to humble down. Tanggalin mo yung pride, yung yabang. Walang puwang dito yan. Sorry naman kung may natatamaan. Hindi ikaw yun. Pero humble down. Yan po yung natutunan namin. Bukang bibig namin yan, day one pa lang. Humble down. Humble down. Makinig at sumunod. Huwag po nating pagmamalakihan ang apply natin. Wala pong ni isa sa atin ang may karapatan na magmalaki sa apply natin. Irespeto mo ang apply mo, yung mga namumuno sa inyo, yung mga pillars, respetuhin nyo. Kasi wala po yung kumpanya na ito kung wala yung mga taong yan. Wala po yung kumpanya na ito kung wala si chairman, wala yung produkto na yan, at wala yung mga taong nagsimula. Swerte nyo nga, kasi nandyan na eh. Oo, mas magaling kayo. Kasi bakit? Na-perfect nyo na eh. Kasi bakit? Hindi nyo na dinaanan yung hirap na dinaanan namin. Ang tinuro na namin sa inyo, yung dinaanan naming tama. Kaya hindi na kayo dumanas ng hirap namin. Tama? So always thank God. Number one yan. Thank Chairman. Salamat kay One Opti. Kasi bakit? Binigyan po tayong lahat ng pagkakataon
na mabago ang buhay natin kahit ano pa po ang background natin, pero yung hinaharap natin, napakaganda kasi may one of the people. Pwede ba palakpakan si Chairman? So, anong point ko? Ang point ko, you. Ayusin mo sarili mo. Wag, sabi nga eh, kaya hindi ka nakakasumpong, hanap ka kasi ng hanap. Anong hinahanap mo? Naghahanap ka ng mali sa upline. Si upline, kumita na naman. Hindi nga ako mag-include para hindi kumita si upline. Itong malupit, hindi mo na ako mag-include, iipunin ko, ipa-plus out ko si upline. Tandaan mo, magiging upline ka rin. My karma. So siguro yun na lang. Nasabi ko naman, basta guys, ito lang. Number one, respect. Respect. And learn to appreciate things na meron ka ngayon. Hindi porque wala kang cheque, malas ka. The mere fact na dumidinat ka sa umaga, maswerte ka, bakit pwede kang angkunin nung tulog ka eh? So learn to thank God for all the blessings, maliit man yan or malaki, blessing yan. Kaya may mga tao hindi masaya kasi ang laki na ng kinikita, pero hindi pa rin masaya. Bakit? Nagiging gahaman. Huwag po tayo maging gahaman. Tandaan nyo, nanunod ang Diyos. Maaring nakangiti ka, maaring tama sinasabi mo, pero yung puso mo puro puot, sama na loob at kung ano-anong kasamaan. Pag nakita ng Diyos yan, isang pitik, pwede niyang baguhin buhay mo, ibalikan niya sa pusaling pinanggalingan mo. Tama? So learn to thank God. Thank your upline, thank the company. Respect is number one. Huwag po mawala respeto. Ang sarap yung pag nagsama-sama tayo sa labas, kahit matrapik, nagkakawayan tayo. Hindi po tayo magkakalaban dito. Wala pong magkakalaban dito. Dapat po lahat tayo sama-samang nagpo-protekta sa kumpanya. Lahat tayo sama-samang nagpo-protekta sa sistema. Huwag na po nating sistemahin ang sistema. May sistema na, sinisistema pa eh. Para ano, kumita? Wow, guys. Magtulong-tulong tayo para ang kumpanya na ito mag, alam mo na, lalong mag-boom, lalong dumami, lalong lumaki. Baka may banggit akong, baka mababanggit ko iba. Agree ba? Yes. So, agree ba kayo lahat na maganda ang future natin kay One Opti? Yes. Agree ba kayong lahat? Na maganda ang future natin kay One Opti? Yes! Nalalaki tayo kay One Opti? Yes! Guys, alam niyo yung sa labas? Nakita niyo yung kulay pula dyan sa labas? Yung kabilang room? Alam niyo bang ate na yan? Yes! Ay, hindi niyo pa alam? Alam niyo bang kinuha na rin ni Chairman yan para gawing cafeteria para yung mga Optimians may makainan? Lalagyan niya ng mga tables, kainan diyan, kapihan, para pag nandito ka, may guest ka, pwede mong dalhin diyan. Oh. Buong first floor, ate na. Kailan kaya alis si Lawson? Guys, lahat ito, ginagawa ni Chairman kasi gusto ni Chairman, pag pumasok ka rito, kasama ng guest mo, proud ka na isa kang Optimian. Ay, salam. May sound effect pala. Guys, ginagawa na. Ano naman yung gagawin dyan sa second floor? Hindi ko lang confirm. Pero ang alam ko, gagawin niyang Millionaire's Club Lounge. Hindi pa ako, hindi pa to, ano, don't, ano ha. Basta ang alam ko yun eh. Yung baba, cafeteria, pwede tayo mag-invite dyan, kakain tayo dyan. Pero yung second floor, ang may access lang dyan yung Millionaire's Club member. Libre inom dyan. Tubig. Hindi natin alam, pero surprise na yan. So marami po kayong makikita dyan ng mga makakainan. Dyan na po kayo. Hindi na po tayo pakalat-kalat. Dyan na po tayo lahat. So pag may guest, dali niyan. Guys, araw-araw pumunta kayo sa office. Kahit anong team. Team Spar Tuesday. Night's Day, welcome kayo, matin kayo ng Dragon's Day, kahit anong day, welcome kayo. Dapat ito, pinaparami natin yung tao dito sa office, pinagtutulong-tulungan natin, at dapat lahat kayo magkakilala. Kilala niyo ba katabi niyo? Yeah. Guys,
Dapat kilala ninyo lahat na nandito. Ah, ito. Ilan si upline? Ilan ang crossline? Yun pala eh. So, ibig sabihin, the more na marami kang crossline, the more na marami kang makakatuwang. Ganun po kami. Nung nagsimula kami, alam nyo, kasi syempre wala naman kami mga downlines eh. Nagsimula kami crosslining. Pag si Coach Gab may guest, ipapakausap sa akin. Pag ako may guest, papakausap kay Coach Lessa. Lumaki si Juan Opti. Doon kami nagsimula. Ay, yung tinatawag na ABC rule. Huwag po yung pag kayo nandito, dadaan-daanan nyo, apply nyo. Ano yan? Estatwa? Dapat, pag kayo po nandito, pupunta kayo dito, yung guest ninyo, ang una ipapakilala dyan, yung apply nyo. I-tiap nyo yung apply ninyo. Ipagmalaki ninyo yung apply ninyo. Tapos, crossline, crossline, crossline. Hindi po pwedeng nandyan ang si-apply nyo, hindi mo papapansinin. Hindi mangungutang sa'yo yan. Naintindihan? So guys, attend po tayo ng training, training, training. Siyempre, dahil nandito ako, ipopromote ko na yung channel ko, ha? Coach Hans po, ang channel po natin. Siguro marami naman subscribers. Sino yung nag-subscribe na sa akin dito? Ay, yung hindi pa nag-subscribe, hindi pa yayaman. Totoo yan. Bakit? Kasi naando na po lahat ng trainings eh. Simpleng pagpindot ng subscribe, di mo magawa, pagyaman pa kaya? Tapos panoorin mo yung mga trainings doon. Panoorin nyo po lahat. Kasi bakit? Yung mga trainings doon, di lang naman akin eh. Kasama dyan yung mga trainings ng mga coaches natin. At marami pa po tayong ilalagay na training doon. Okay? So ginawa ko po yon as library of knowledge. Bakit? 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Kung ilang years po tayong abutin, no? Wala na tayong lahat. Pero yung mga downlines natin, mga kaapo-apuan natin, manonood doon sa training na yon. Diba? So, siguro yun na lang. Hindi ko na patatagalin. Ibabalik ko na po kay Miss Marie Chris Maesa. Oh, grabe! Power! Thank you, Coach Hans! Palakpakan po natin ating training director! Ang Lopez!